Ito, pakinggan niyo ito ha. Ito, ito. Taliwas sa batas, kaya pinababawi ng mga petitioner ang extension na ibinigay ng COMELEC kay presidential aspirant Bongbong Marcos para sagutin ang mga nakahaing disqualification at pagpapabasura sa kanyang inihaing certificate of candidacy. Inabuso rin daw ng COMELEC ang kapangyarihan nito nang bigyan ng extension si Marcos. Sabi nito isa, oh, grabe ang hina. Sir Banat, bakit sabi mo tumakbo si PRD dati kasi may dugong kanon si Grace po? Di ba kay PRD nang galing ayaw niya may ibang lahi? Bakit si Bongo? Hindi naman pure Pinoy. Ah, excuse me. Porkit Go ang apelido, hindi na pure Pinoy. Grabe ang babaw mo, Brad. Sorry ha. Hindi porkit... Ano ba to? Kakahina naman ng ano? Hindi porkit singkete, hindi na pure Pinoy. Ano ba yan? Ang dami-dami mong kaklase nung inchik eh. Hindi mo kinwestiyon bakit hindi ka pure Pinoy. Hindi porkit inchik o singkit. Eh, may lahing ano na, Chinese na. Sakit nyo naman sa bangs. Tok si Joseph Moro. Gusto ng grupo ng mga martial law victims na nagpipetisyon na kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na huwag na itong payagan ng COMELEC na magsumite ng ebidensya dahil hindi nito na-meet ang deadline para magsumite ng tugon noong November 16. Pinayagan kasi ng COMELEC 2nd Division ang hiling na extension ng kampo ni Marcos at binigyan ng dagdag na 7 araw. Sa isang motion for reconsideration, sinabi ng abogado ng mga petitioner na si Attorney Theodore T. labag daw ito sa batas. Kasi ano eh, yung pagsagot ni... Bakit ba laging ang tagal sumagot nito, no? Hindi, yung sagot ng kampo ni Bongbong Marcos, humingi sila ng extension, di ba? Diyan nga yung mayabang yung abogado niya. Ganun. Ang sinasabi nito ni T., eh, sandali, may patuntunan kayo sa COMELEC na dapat 5 days lang. Bakit pinayagan ninyo? Niya sa COMELEC na huwag munang ipatupad o suspindihin ang pagpapatupad ng order at bawiin ito. Mismo ang COMELEC 2nd Division na nagsabi dati na kung hindi makakapagsumite si Marcos ng sagot sa petisyon 5 araw pagkatanggap nila ng summons ng November 11, ay hindi na ito papayagang makapagsumite ng pangontrang ebidensya. O yun no, sinabi na pala ng COMELEC before na dapat 5 days lang. Pag hindi na tatanggapin yung ano, bakit pinagbigyan ngayon? At dito ka magtataka. Yung ibang mga ampaw na vlogger, hindi ko na lang papangalanan ko anong pangalan ng ampaw na vlogger, yung dakilang tagapagdanggol ni... Alam mo, sabi niya, baka daw nilalakad ni Pangulong Duterte ang disqualification case ni Bongbong Marcos. Grabe yung teorya ng Marites na yun, ha? Hindi, yun ang kanyang chismis. Kesyo, baka daw nilalakad na ni Pangulong Duterte ang disqualification. Sabi ko, eh ayan nga, oh, pinagbibigyan pa nga eh. Nagagalit nga yung mga nagre-reklamo eh. Bakit? Kasi ultimong rules ng COMELEC, dinisobey ng COMELEC, nagagalit ngayon to sila mga nagre-reklamo. Diba? Anong ibig sabihin nun? Simple lang naman yun. Walang pakialam si Pangulong Duterte niya, pinagbibigyan na nga sila eh. Grabe talaga yun. Grabe yung ano na yun. Hindi ko na sasabihin kung sino yun ha. Yan yung pangalawa nating ano eh, pangalawa nating blind item for today. O memorandum. 1.5 days na, walang answer. And bakit ba ang tagal yung sumagot pagka-issue, no? Weak leader ba? Ganyan ba talaga pag weak leader? Ang hina sumagot? The consequence was pretty clear in the order, in the summons of the COMELEC, that failure to file an answer would result in a bar to controvert the allegations. Tutuloy na yung kaso based on the petition alone. Without Mr. Marcos's side, no? Without the respondent. Kasi hindi siya nag-file within the inextendable period. Umabuso raw sa kapangyarihan nito ang COMELEC. It was granted on the 18th. The 18th, lapse na yung period. Wala na period to be granted. So effectively, it is a new period that was given. Okay. And so, what is the basis for a new period? This is basically exceptional treatment.
Humingi kami ng panig sa abogado ni Marcos sa si Atty. Estelito Mendoza pero hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng motion na isinumite ni Nate. Hiniling din ni Atty. Tene imbestigahan ng COMELEC ang pahayag ni Atty. Vic Rodriguez tagapagsalita ni Marcos noong umaga noong November 18 na pinayagan ng COMELEC ang extension noon pang November 17. Pero si Nate walang natanggap ng order noong mga panahong yun. Sabi ni Tene sa isang press conference, pinabulaanan nito ng tagapagsalita ng COMELEC na si James Jimenez. Pasado alauna ng hapon at sabi ay wala pang desisyon ng 2nd Division. Dagdag pa niya ang pahayag daw ng tagapagsalita ni Marcos na nagpapahiwadig na tila insider ito sa COMELEC ay nagbibigay duda raw sa kredibilidad ng COMELEC. Actually, yun nga eh, di ba? Bakit noonang pinayagan eh, hindi pa nag... Sipin nyo to ah, ganito lang kasimple. Wala pang ruling yung COMELEC na sabi nilang papayagan na nila na magkaroon ng extension. Nalaman na kaagad ng abogado ni Bongbong Marcos na pinayagan sila. In-announce niya na sa media. Tapos, hindi pa pala na-announce ng COMELEC. Anong sagot ng lawyer niya? Anong problema dun? Oh, malaki problema. Bakit yun nalaman? Na wala pa namang announcement na ginagawa sa public. Tapos, sasabihin nila na kesyo nilalakad ni Pangulong Duterte disqualification case. Ang kapal ng mukha nyo. Puro pabor na nga sa inyo eh. Ang pabor na nga sa inyo, kitang-kita na eh. Tapos sasabihin nyo, nilalakad pa ni Pangulong Duterte. Ang kapal nyo. It is the COMELEC's lookout here to find out, no? What was the basis? Sabi nito isa, okay lang ba ma-disqualify ang number one sa survey? Halatang hindi ho kayo nakikinig, Mr. Ray Ueno. Matagal ko na akong sinasabing paulit-ulit noon pa. Ayokong ma-disqualify si Bongbong Marcos. Bakit? Sisisihin na naman niya si Duterte. Pag na-disqualify yan si Bongbong Marcos, kilala ko na kayo eh. Sorry, yung mga tanso, kilala ko na. Hindi ko alam kung tanso ka. Kilala ko na yung mga tanso. Hindi tatanggap na pagkatalo yan. Sabihin na naman, ganyan na naman sila. Parang laging inaape, di ba? Kaya ako, ayokong ma-disqualify si Bongbong Marcos sa pagtakbong presidente. Ayoko. The statement. The COMELEC must also wonder, no? Hindi lang dapat ako. The COMELEC must also wonder because it is disturbing. We are still at a very preliminary stage. Vetting of candidates pa lang ito eh. Wala pa tayo dun sa mismong bilangan. Wala pang tugon ng COMELEC kaugnay nito. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Rodriguez pero hindi pa ito sumasagot. Sa hiling ng... Pritzel Raimundo, maraming salamat. ...ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na magkaroon ng physical na face-to-face hearing. Tugon dyan ng abogado ng mga petitioner na si Atty. Theodore Te, hindi na kailangan yan. I think the procedure in the COMELEC is sufficient. Sabi ni Chikoy, sir, ba, sabi mo mag-research kami, ganyan-ganyan. Na si ang pamilya daw ni Senator Go ay galing sa China. Ay nako, no comment. Basta ganito. Ako nga po eh, Espanyol ako, din yung ba napapahalata? Ito, ilong ko palang Espanyol na eh. Puerto Rico, nandatingan. Alam mo, tayo mga Pilipino, marami ho tayong lahi. Okay? Marami ho tayong, hindi ho porket may Go na apelido, eh pure Chinese na ho yun. Ang dami-dami ho nating mga Pilipino na iba ang lahi natin, iba-iba. Bakit? Sa totoo lang, alam nyo ba kahit yung mga Reyes na apelido, akala nyo ba pure yan? Mga Lopez, akala nyo ba pure na apelido ng Pilipino yan? Espanyol din ho yan eh. Diba? Ang dami-dami ho sa ating mga... Wala namang pure na... Kung gusto mo na maghanap ng pure na Pilipino na apelido, wala ho. Alam mo kung bakit? Ang mga pangalan ng mga Pilipino noon, walang apelido. Usually, mga single-single lang na words. Yung talagang native natin. Ay nako, wag na ho tayong ano ha. Ako, Cristobal. Espanyol. Diba? Hindi ibig sabihin nun. Kasi nga ho, tayo ho, nilahian ho tayo ng mga iba't ibang lahi. Sa mapakinggan.
Pero totoo naman eh. Iba't ibang lahi ho ang mga apelyido na oh, meron silang apelyido pero mga ano, kanuari, dakuy-kuy ganun. Biro lang ha. Baka mamaya sasabihin naman nila. O yan, si Lapu-Lapu, anong first name niya? Lapu, apelyido niya Lapu. Kaya tinawag siyang Lapu-Lapu. Si Pacquiao, half Spanish. Di makulangan. Ayan, oh, kulang na kulang yan. Si Binay, kaya anong lahi niyan? Ewan ko ba. Ayan, oh, malamang yung Batong Bakal. Yan, apelido yan ng Pilipino. Kasi pag hindi Pilipino yan, Batong Bakal. Think brave! Yung, ayan, sandali. Yung inilaban mo kahit di mo paliwana. Ano? Inalalaban mo kahit di mo paliwanag basta kung anong mga sinasabi mo na intindihan namin ba kumikilala kay Duterte. Di ko na-gets. Oh, di magi ba? Apelido yan. Tama. Oh. Ayan o. Oh. Parang si Willy Ong. Si Willy Ong ba? Look, ano na siya? Chinese na. Ong kasi apelido yan. Willy Ong! Di ka pala mang Pilipino. Ong ang apelido mo. Chinese ka pala eh. Ay nako, eto, pakinggan natin, tuloy natin. We can submit the issues by written memorandum because I think it is in the best interests of the electorate that issues like this are ventilated and resolved as quickly as the COMELEC can resolve them. Joseph Moore. Oh, ayan oh. Si Madam, oh, tama sila eh. Oh, si Madam Mayor Sara Zimmerman Duterte. Apelidong Zimmerman, Pilipino ho ba yun? Itigil na natin yung ganyan. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte noon, si Grace po, okay? Yung po nga, hindi naman Amerikano ang pag-apelido nun eh. Diba? Siya ang sinasabi niya noon, American citizen yan. Yung citizenship ang pinag-uusapan. O, sabi nito, si James Yap, Chinese ba yan? Si Banat ba? O. Ano ba yan? Bayot ba yan? Bakit ba yung apelido niyan? Yun ang pinag-uusapan doon. Citizenship ni Grace po. It's not the ano lahi mo. Ano ba't yan? Ang cordy naman eh. Oh, ito lang. Pakinggan naman natin ito ha. Ah.